another vlog, another day, another lip swatches na naman tayo today. So, in today's video, ili-lip swatches natin ito lahat. Ito yung Bare & Bliss Peach Perfect Mix Lip Tint. Bapa to dun sa una kong swatch, matte yun, and ito glossy yung finish niya. So, let's see. So, if you wanna know my thoughts about it, then please keep watching. Dahil nauuso ang mga gloss tint ngayon, itry natin itong kay Bare & Bliss. Isa-isa natin itry yung mga gloss tint out there, okay? So, this one is yung kanilang Bare & Bliss Peach Mix Perfect Lip Tint 24 Hours Glossy Stain. A peach scented lippy that stain like a dream. So, amoy siyang peach daw. Formulated with a milky light gel texture for easy application, creates all day long stain on the lips and comes in 6 juicy colors. Pero, may bago na silang shade. So, lahat ng shades itatry natin. Bale, lahat ng nandito ay 12 shades. So far, ang pinakamalakas na stain for me is si Detail Cosmetics. So, tignan natin kung paano magpe-perform itong si Peach Perfect Mix Lip Tint ni Bare & Bliss. So, let's start! Inayos ko siya, guys. Ganito yung itsura noong pinaka-top niya na may shade. And as you can see, slanted yung box niya. Let's start with number 1. Ayan yung itsura niya. Slanted siya or diagonal siya. Diamond. Ganon. Ano, para siyang yupe. Cute naman. Very unique siya. Mahilig kayo sa mga cute stuff na packaging. Ayan. This one is for you. Nandito yung mga ingredients nila. B&B clean, vegan friendly, and cruelty free. Nakalagay dyan yung mga information. Nandito naman yung iba ang information niya. Naman sa gilid yung expiration date niya, which is 17/08/2026 pa yung expiration date niya. Siyang shade number, shade name, and in Korean na shade name. And also yung kulay nung shade. Ayan, nandyan sa takip. Yun yung gusto ko sa box pa lang, nakikita na ko ano na yung shade para if ever na magkaroon sila ng store or something, madali mong lalaman yung shade na gusto mo. Open na natin siya. Same sa una nating na swatch, guys. Pareha sila ng packaging. Glass effect yung itsura niya. Ayan. Merong naka-emboss dito na Bare & Bliss. And nandito sa likod yung shade number and shade name. Ewan ko kung nakikita nyo, pero yeah, holographic siya. Ito ko sa inyo yung matte nila. One is yung kanilang packaging. Gradient yung dito and white lang yung naka-emboss. And ito naman yung gloss nila, guys. Yung pinagkaiba. Mas clear na yung takip and holographic yung Bare & Bliss. In-open mo, guys. Ganito yung itsura nung applicator. Slanted siya, tas medyo may pa-curve ng konti. One is yung matte, normal na applicator, and ayan, yung pinagkaiba nila. So, si 01 is Paradise Found Glowy Pink Red. This one is si Glowy Pink Red. Ang ganda niya, lalo sa personal, guys. So, hindi ko alam kung ganito ba yung amoy ng peach, kasi hindi pa ako nakakakita ng tunay na peach sa personal. Pero may amoy siyang fruity, ganun yung amoy niya. Kasi si glossy siya. Tingnan natin kung matatakpan niya yung buong labi ko pag pinulip natin. Try ko muna ng konting-konti lang. Okay. Ayan, as you can see, very sheer lang. Ayan, ganyan yung eksena niya. Ang ganda, oh my God. Ayan siya ng one layer lang. Medyo malakas lang yung amoy niya, guys. So, kung sensitive yung pang-amoy niyo, baka hindi niyo siya magustuhan. Kasi habang nilalagay ko, naamoy ko din siya. And pag nakaganyan ako, naamoy ko din siya. Yung wand niya, madali siyang ipang ano sa edges. Pero hindi ko siya type kasi ang liit niya for my lips. Pero maganda siya para sa mga edges. Itatry ko i-full lip. Tignan natin kung hanggang saan pa yung kaya. So far, it's very moisturizing and hydrating siya sa labi. So, let's see. Pero yung application niya dito, ayan o, madali niyang nakukuha yung mga edge. So, ito siya guys, pag full lip. Ang napansin ko sa kanya is, dahil maliit yung wand dyan, malaki yung labi ko, kailangan kong umulit ng pag-dip para makapag full lip ako ng ganito. Tapos ayan, mabango siya, naamoy ko siya habang nasa labi ko. Kasi dahil siguro ang laki ng labi ko, lapit sa ilong ko, ganun. Gloss finish siya, and yeah, habang nagsasalita ako, naamoy ko siya guys. Kasi hindi siya yung mga glass tint na may oil, ganun. Parang ito, this one, less oil siya. Let's see kung gano'ng lakas yung pag-transfer niya since sa gloss. Ayan. Ayan lang yung transfer, guys. Pero still, nandyan pa rin yung tint and yung gloss niya. In fairness.
Let's try to remove it ng regular wipes lang. Ganyan. Aha. Ayan, meron siyang naiiwan tint. Ayan yung naiiwan niyang tint. For our next shade is 02 Pretty Please. It's Lively Peach Coral. Kita mo din here kung anong pinagkaiba nila. Pretty Please. Ayan. Silang dalawa, mas matingkad siya. Para siyang cherry yung kulay niya. Try ko muna ng isang swipe lang. Oho. This one is a Pretty Please ng isang swipe lang, guys. Very youthful yung itsura mo dito. Bagay to sa mga mestiza, itong kulay na to. So, galing. Pag mga matitingkad, mahirap tanggalin. And malakas yung stain na naiiwan. So, ayan siya. Tinatry ko tanggalin ng regular wipes lang. So, gagamitan ko na siya ng oil base. For our next color is 03 Take Change. Nakalagay sa description is shiny red cherry. Pero parang hindi siya kulay red dito. So, let's see na lang kung anong kulay niya sa loob. Kasi parang orangey yung kulay niya dito. Ayan. So, mukhang maganda din yung shade neto. Kasi 03. Parang orangey red, ganun. Ibang-iba lang yung kulay niya dito sa pinaka-box. Kasi si Take Change sa ating labi. Yeah. Ang ganda. Ayan. Ito siya ng unang swipe lang. Oh, ang ganda. Lakas mga fresh ng ganitong red, guys. Labas-labas pang errands, pag-grocery ka lang, ganyan. Ganito yung mga tint na nilalagay ko sa labi ko. Ganito yung red na bagay sa skin tone ko. Ganda niya. Tinignan ko siya. Ayoko na siyang tanggalin. Ang ganda niya sa love it. Tanggalin na natin. Malamang mag-iiwan to ng stain. Kasi tignan nyo. Kulay red siya eh. Natingkad siya, girl. Ayan o. Oh. Ayan, girl. Ang hirap niya natanggalin. Our next shade. 04 is in Never Settle. Intense Reddish Plump. Ayan. Ayan yung itsura niya. Sorry lang. Pangit ko mag-swatch. Plump siya. So, parang medyo magenta-ish. Very unique. Yung mga pangalan. Pero yeah, this one is in Never Settle. Ayan, ang ganda niya sa labi. Ito yung mga nagte-trend na nasa picture. Gantong kulay yun. Ang ganda. In fairness, ang lakas din niya makapute ito. So, bagay ito sa mga dark, super dark yung lips and sa mga mestiza. So, kasi ako nasa gitna lang. Eh. Itatry na natin i-fully. Parang hindi mo na nga kailangan i-anay. Pero ayan lang yung shine niya, guys. Pag isang layer lang, parang ma-plum lang yung lips mo, ganun. So, hindi siya ganun ka-juicy. Gets ba? Gets nyo ba ako? Boogs! Ayan siya, girl. Parang vampire wine, ganun. You can see, hindi siya ganun ka-juicy kasi yung consistency niya is thick compared sa mga glossy na na-try ko. Kasi nga, siguro dahil 24 hours to, so kailangan nila ipa-thick yung consistency para mas magtagal. Parang ganun. Tapos, mas less oily siya. Ganyan. Sobrang hirap na niya tanggalin. May oil base na to, ah. Itong wipes na to. Tingnan niyo naman. Our next color is 05 Good Vibes. It's nude reddish brown daw siya. Ayan. So let's see kung bagay ba siya sa akin. Nung muna. Yeah. Ayan. Very subtle lang since it's nude. Ganyan. So itatry ko na yung fully para makita natin yung tunay niyang kulay. Pero kailangan mo lang siyang i-build kasi nga nude siya. Pero ito yung naging itsura niya sa labi ko. Ang ganda. Parang MLVV. Ganon. Parang kakulay lang siya nung darker areas ng lips ko. Ganon. Next shade is 06 Brave Enough. Ito is Rose Soft Pink. So, tignan natin. It's Brave Enough. Ayan. Pink siya. Tignan natin kung babagay siya sa akin. Sana bumagay siya kasi yung ganitong kulay ni Detailed is bagay siya sa akin. Kaya, kakulay niya yung sa Detailed. Ay, hindi ko pala nakita isang swatch lang. Pero, ayan. Ayan siya, guys. Pinupuno ko na siya para makita niyo na agad. Uy! Hindi ko in-expect, girl. Ang ganda ng kulay niya sa akin, no? Tignan nyo. Tignan nyo yung kulay niya sa... Ang ganda niya, lalo sa personal, guys. Ang ganda nung pagka-pink niya sa... Paired mo kasi siya dito kay number one. This one is mas ma-berry siya compared dito pag nasa labi ko, ha. So, mas matingkad siya ng konti. So far, ang hirap na rin niyang tanggalin habang tumatagal.
Tayo sa mga shades. Ang hirap na niya tanggalin, girl. For our next shade is 07 Love Always. So, ang kanyang kulay is Nude Warm Beige. This one is Love Always Nude Warm Beige. Ano ba yan? Ang pangit ko mag-swatch. So, siya. So, this one is mas lighter compared dito. Ito yung parang nude kanina na brown. Okay. Ayan siya sa labi ko. So, parang wala akong nakita. Very natural and subtle lang. Ibi-build ko para makita nyo yung tunay niyang kulay. Pero, yeah, ang ganda niya. Tapos, pwede siyang gawing base pag nag-gradient look ka. This is it. Ayan, ayan siya. Ang ganda din niya. Medyo kakaiba yung kulay niya, in fairness. So, ayan, mas ma-brown na to compared dun sa nauna sa akin kasi parang naging reddish yung itsura, no? Parang reddish brown. This one is mas ma-brown na siya. For our next shade is 08 Peach Out. So, this one is Soft Peach Coral. Ayan. So far, ha, wala pa yung wow factor na shade for me. Hindi pa ako nagugulat. So, bare and please, gulatin mo ako, please. Charo. 08. Ayan siya. Bagay to sa mapuputi, pero hindi natin kung babagay siya sa akin. Masakit na yung labi ko, girl. Mahirap siyang tanggalin, ha, yung stain na naiiyon niya. Pero, okay. Ang ganda nito, if gusto mo magkaroon lang ng tint yung labi mo, ito yung ilagay mo. Ito, bagay siya sa skin tone ko, in fairness. Pero let's see, pag nilalagay siya ang tingkad niya, kakulay niya yung nandito. Pero along the way, giiba syempre sa kulay ng labi ko, nag-a-adapt siya. Since it's nude siya and ang dami kong swipe na nilagay, ito na yung kaya ng powers ko, guys, na i-build siya. Ganyan na lang yung kulay niya sa akin. May namuo lang dun sa mga inner parts. Pero so far, i-confirm ko ulit na thick nga talaga yung consistency niya kahit na isa or dalawang swipe lang. Nung tumagal siya, natunaw yung mga namuo, guys. Next shade, 09 is si Enjoy Today. Sheer Terracotta Brown. Ayan yung itsura. Pero, yan yung una ng wipe. Ang ganda. Tapos, pag binlend sa labi ko, ganyan na siya. Very sheer lang. Oh, yan siya pag full lip, guys. Grabe, sobrang hirap siya tanggahin. Ito si Bare and Bliss. May nakakailang swipe and oil ako lagi. Last 3 shades na lang, guys. Mapapadpad na yung labi ko. Stay Classy number 10. Si Naku! Naku! Yung kulay pa lang mukhang mahihirapan na ako magtanggal. Is Deep Rich Red. Ayan, mukhang mahirap ang tanggalan, girl. Pero yeah, Vampire Red ang atake niya, girl. Yan siya, guys, ng unang swipe lang. Ayan, parang hindi ko na siya kailangan i-fully. Pero, para makita niya, girl, ipo-fully. This one is rich nga sa pagka-red. Matipid mo siyang magagamit, girl, kasi isang swipe lang kailangan mo dito. Lumalabas na yung pigment. Yung mga gantong kulay, pag super dark is nagiging patchy siya. Pero, pag natitignan ko naman sa personal, okay naman siya. Konting hindi pantay, pero alam mo yun, hindi siya sobrang bothering at all. Girl, ang hirap na. Lalagyan ko na lang ng powder. Ayun na yung kaya ng powers ko, yan. Nilagyan ko na ng powder kasi hindi na talaga carry, guys, na matanggap. For our second to the last shade is si number 11, Fairy Tale. Nude Beige Mauve. Ayan. Let's see kung bagay sa akin tong ganito at hindi magmukhang lupa. Yeah, parang kakulay niya yung powder. Mukha siyang gray sa akin. Tinay ko siyang punasan ulit para matanggal yung powder. Kala ko kasi nagbobo-obo siya. Pero, yeah, ganun talaga pala siya. So, yeah, di ba? Mas bagay sa mga mestiza out there. Pag nilagay mo siya, namumuo mo yung kulay. Pero habang tumatagal, tulad na sinabi ko kanina, is nami-melt naman yung kulay. So, yan. Ito na yung parang naset na sa labi ko. Kanina, di ba sabi ko, parang gray siya. Okay naman pala siya, in fair. Guys, ayan na yung todo na pagtanggal. Masakit na talaga, girl. Hindi na kaya igasgas pang muli. Pero ayan, hindi ko nilagyan ng powder, guys, yung labi ko kasi nag-iiba yung kulay and namumuo siya. So, mas gusto ko sa natural na labi ko makita ko ano yung kulay niya. Okay lang din naman.
naman kasi buong-buo yung pigment niya. Natatakpan niya yung kulay ng labi ko. So, yeah, lumalabas pa rin naman yung tunay niyang kulay. So, yeah, for our last shade finally is in the shade 12 Fly High. Warm Rosy Mauve. Ayan siya. Guys, ito na silang lahat yung 12 shades. Kayo nang bahalang mamili kung anong bet nyo dyan. Pero yan, it's ano nga siya, magenta-ish. Pero mas darker na magenta siya, guys. Yeah, definitely this one, mas darker siya na magenta. Compared dun sa parang naunang magenta, nakalimutan ko na kung anong shade. Finally, guys, sasabihin ko na yung thoughts ko about Berry & Lee's Peach Perfect Mix Lip Tint. Pero bago ang lahat, buburahin ko lang muna itong nasa kamay. Pala, hindi na ako nagpalit kung ano yung huling shade, yan na yon. Kasi girl, hindi na carry. Ay, sobrang sakit na ng labi ko, girl, hindi na carry. See? Ayan, guys, yung naiwang stain. Ang ano lang yan, guys, ha? Isang swipe lang yon. So, let's see, itatry kong burahin na ganyan. You can see yung mga nauna may naiwang stain. So first things first, one cost 299 pesos. Ito is yung packaging, same lang naman dun sa nauna nila, which is yung sa matte. And maganda naman siya yung packaging niya, pati yung box, in fairness. Like yung consistency niya compared sa mga glossy tint na meron ako. So kung sanay kayo dun sa mga manifest na glossy tint, hindi siya ganito. Malaramdaman mo talaga na may glide ng konti. Kahit nga 24 hours yung sabi niya, baka dahil din doon, kaya thick yung consistency niya. So, hindi siya madaling matanggal like yung nagre-reapply ka lagi since it's glossy, diba? Hindi din siya sobrang ma-oil compared sa mga glossy tint na meron ako. Yan lang yung pagka-gloss niya, guys. So, moisturizing and hydrating siya. Pero, alam mo yun, hindi siya yung sobrang juicy-juicy lips yung peg mo, ganon. So, yung shade niya is okay lang for me. Walang wow factor, ganon. So, wala akong sobrang gustong-gustong shade sa kanila. Pero, 8 yung nagustuhan ko na shade sa kanila. Pero, alam mo yun, yung walang wow factor. Wow. Tapos, yung feel niya sa labi, ganito yung mga feel nung mga other gloss ko na tint, pag natuyo na sila, ayan o, yung saktong moisture na lang, hindi na siya sobrang mag-gloss. Also, yung applicator is not for me. Mas gusto ko pa din yung normal or mas malaking applicator kasi malaki yung labi ko. So, dahil maliit yung applicator, kailangan mong dumot-dot ng dumot-dot. Okay na okay yung pigment niya, natatakpan niya yung ibang darker areas ng labi ko. For me, okay lang siya. So, kung gusto nyong itry, try nyo. Okay lang siya. Hindi ko na siya i-repurchase kasi merong mas mura and okay na mga shades and also the formulas compared dito. Eh, okay lang siya for me. Wala siya yung wow factor, gano'n. Formula niya is medyo nakakapalan ako for my likings. Gusto ko na yung ngayon yung medyo maninipis sa labi ko. If gusto nyo nagtatagal sa labi nyo and hindi kayo ma-reapply na tao, ayan, this one is for you. Ayun lang, guys. So, I think that's it for today's video. I hope you guys enjoyed and may natutunan kayo dito sa ating swatch. So, let me know, guys, kung ano pang stain or glossy stain ang gusto nyo ipaswatch sa akin. I-comment nyo lang dyan sa comment section. So, kung nagustuhan mo itong video na ito, don't forget to like, comment, subscribe. Thank you guys for watching. See you in my next vlog. Bye!